Sveiki, Visi. Hi, guys. So it's me again, Rofa. Today is I am planning to upload this video ngayong Wednesday. So it's a Filipino day, Filipino language vlog. So yes, po. Sa mga bago dyan, ako po si Rofa at yung vlog ko ay tungkol sa buhay-buhay dito namin sa Lithuania. Yung simpleng buhay lang namin po dito sa Lietuva. Before, nung bago pa lang ako dito or kakamit ko lang ng boyfriend ko or ng husband ko ngayon, wala akong alam about Lithuania. At saka nung mag-search na kami para visa, wala talaga akong makita na Pilipino na nandito sa Lithuania. Talagang akala ko na walang mga Pilipino dito or mga Pinoy. So ayun, nung dumating ako dito, hanap pa rin ako ng hanap, wala talagang Pilipino. Hanggang sa yung biyanan ko na lalaki, may sinend siya sa akin na ano, video or article na may mga Pilipino pala dito sa Lithuania. Then after kong nakita yung article na may mga Pilipino pala dito na nagtatrabaho sa isang factory ba yan? Factory ata ng sapatos, mga paggawa ng sapatos. Tapos gusto ko sana silang i-message agad. Pero sabi ko siguro mamaya na. Tapos after few days, may nag-message sa akin na lalaki, yun pala siya ay nagtatrabaho sa doon sa factory na nakita ko sa article. So ayun, doon na kami nagsimulang magkita-kita, yung mga ganun na may nakilala na ako mga Pilipino. Nagplan na kami na mag-meet, ganun. First time ko na meet sila, hindi ko pa talaga sila kilala. Nakakahiya noon kasi first time ko lang siya nakita, umiyak ako, hindi ko mapigilan yung luha ko, napaiyak po talaga ako kasi iba yung feelings na is halos kalahating taon ka na dito sa Lithuania tapos wala kang makikita ang Pilipino. Nung first ko siya nakita, sobrang iyak ko na, nakakahiya kasi hindi ko nga sila kilala pa tapos umiyak ako ng ganun. Hi! Hi po! Hello! 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 I'm friend. May iyak na ako. Bakit ngayon ko lang nakita ang Pinoy? Oo nga. Ihag mo. Upo ka dito. Upo ka dito. Hindi ka na nag-isa. Pero buti na lang nakaka-relate sila kasi sila din mismo wala silang alam kung sino mga Pilipino dito. Tapos simula noon, may mga parating na ganun, dumadami na. So ngayon, marami na pong Pilipino dito sa Lithuania. Napakarami, like sobrang rami na. So ayun, medyo maganda na siya. Ngayong araw na ito ay pupunta kami sa hindi ko alam kung paano yun, anong pangalan, but bili kami ng inner clothes na pa yung ano ba, wool, kasi in a few weeks or few days winter na, December, so kailangan ko ng wool na pang ilalim. Actually, meron na akong wool na pang ilalim, kaya lang dahil malaki na ang aking tiyan, so kailangan ko ng bago. Into my eyes, yeah, the eyes of a lioness. Feel the power they lie. A little dito na kami. Hinihintay ko lang si Odrus na magbayad ng, kasi nandun siya sa payment station kung saan magbabayad ng para parking. So, ayan, malamig na talaga siya. I don't know, parang ano ata, negative ata ngayon eh. Negative na ata ngayon. Done? Smile pa siya. Let's go. Not forget my gloves. I just like cannot find it. What is that? Matches. Why do we need matches? But it's unfair, you have gloves and I don't have. Why didn't you? I actually cannot find where's my gloves. Where are my gloves? It's cold, right? A bit. Winter's coming.
This is the store. Maybe it's changed. Isn't it that one? Seems like now it's September. Yeah, it's not actually. So, iba na pala siya. Wrong. Itong church na to ay napakaganda para sa akin. I really like this church. You know what's the reason why? No. Because I actually always see a lot of like couples getting married in here, like totally. So for me, it's very nice. And I like it. How it looks. So it's pretty. Maganda siya. Ayan. And ang taas-taas ng building na to. So ayan guys, unfortunately, hindi na siya yung store na nagbebenta ng mga wool. Akala namin, ganun pa rin siya. Kasi last year, nakapunta kami dito, doon kami bumili. Pero ngayon, iba na mga, ano na mga, ano, jung, what is that again? Guns, mga, I don't know what is guns in the Philippines. In Filipino, wait. Baril, mga baril na siya. So iba na, instead, instead na yung ano wool na pangilalim, hindi, iba na siya. So ayun, babalik kami next time. First is search muna namin kung saan nga yung ano nagbebenta noon. Kasi ngayon iba na nga. So okay, ngayon pupunta kami sa Mega. Bibili kami ng at first muna is mag-i-inquire kami ng swimming class para sa mga buntis, kasi kailangan ko pumunta mag-exercise sa about pregnancy or something, mga ganun na nga. So mag-i-inquire muna kami and then bili kami ng swimming cup at saka swimsuit, simple lang. So ganun. And ngayon confused kami kung saan kami kakain ng lunch. Hindi namin alam kasi sa Mega lang kami, tapos sa Mega mga medyo hindi maraming restaurant din. Medyo kakaunti lang. So tingnan namin kung saan kami magla-lunch. Medyo gutom na rin ako. Oh, this was just asking. I mean, he was just telling me na there magmay. It's okay. I actually thought that we were gonna go to Sinuke first before going to eat. But he saw something. So dito daw parang masarap. So kakain kami dito. Ang kulit. Akala ko pupunta muna kami ng Sinuke. Tapos gusto niya na palang kumain. Okay, so eto yung place. Yeah, Piatto Pizza and Grill. I want rice. I hope they have rice. I hope this one is nice. And they will have rice. So, nandito na kami guys. Actually, first time namin dito. Ang pangalan is Piatto Pizza and Grill. So, hindi namin alam if masarap pa siya. Kasi nakita lang namin, napunta kami ng Sinuke ng Mega para bumili ng mga ganang gamit. Tapos, nadaanan namin. Sabi ni Olus, parang masarap daw. So, ang kinuha ko is, of course, yung with rice. Ano pa yun? Barbecue grill. Grill barbecue. Ito. Yung ribs at saka rice. Tapos siya, pizza. Mahilig kasi siya sa pizza. So, pizza yung kinuha niya. Sana nga masarap dito para malapit lang kasi siya sa amin. So, makakapunta kami dito sa palagi. So, kumuha rin ako ng milkshake. Strawberry daw to. Tapos meron naman siyang chocolate. So, in fairness, masarap ata siya. Sarap siya. You wanna try that? We already have it. Nandito na sila yung pagkain namin. Eat, 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 love.
very delicious. Seems nice and delicious. Ooh, yung sa akin, ito siya. May rice. Bakit kulay yellow? Why it's color yellow, ba? It's okay, so let's eat. He said na masarap daw. Sarap? I wanna try it also. Masarap siya, guys. Masarap. Masarap. Humingi ako ng isang slice ng pizza kang Odus kasi masarap talaga siya yung pizza. Sobrang sobrang sarap niya. What's the flavor of this one, love? Love. Capriccioso. Capriccioso? Okay. Sarap talaga siya, guys. Pati yung salad nila, yung pagkatimpla, ang sarap. Sobra. So, sinabihan ko si Odus is baka may ibang branch sila ba? Sinesearch ngayon ni Odus if may branch sila sa ibang lugar. Hindi ko in-expect. Only this one? Yeah. Pinamay. So, ayan guys. Buto na lang siya. Hindi halatang gutom. At dahil wala kaming pera, papahugasin ko ang laking to ng pinggan. Love is a maze, following doubts. So nanggaling na kami sa ano sa my fitness center at nagtungo na kami about sa swimming lesson. It's actually not a lesson, hindi siya lesson kundi para siyang exercise, parang ganun, para sa buntis. So ngayon mag-fit lang ako ng swimsuit para hindi ko naman ano sasabihin. Para ganun. So, walang magkasya sa akin na swimsuit doon. So, nag-search kami kung meron bang specific swimsuit na pangbuntis. So, sabi ni Oros, meron daw. So, baka bukas or sa susunod na araw, bibili kami, pupunta kami or hindi. O order kami online. Ngayon, bumili kami ng maraming plastic container kasi si Odrus bumili ng malaking puzzle dahil gusto namin bumuo ng puzzle. So, bumili kami ng maraming container para if ever kailangan namin ng ilagay yung mga ibang puzzle separately para mas madali siyang buuin. So, ayun. Tapos, naghahanap kami ng malaking papel na puti para doon namin ilalagay yung puzzle. So, naghahanap kami dito sa Sinuke. Inaano ni Oros kung anong size yung puzzle na binili namin kasi malaki talaga siya, malaki. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Hindi po ako sanay mag-Tagalog at mag-vlog ng Tagalog. Ngayon ay nagluluto ako ng nilagang baboy. So, nagpre-prepare muna ako. Tapos, ngayong araw na to may bisita kami. Yaya ko yung mga Filipino dito sa Lithuania na dumala dito sa bahay. Hindi ito nila pang unang beses na pumunta dito. Ito ay magiging pangalawang beses na nila kasi first time nila dito sa amin nung gender reveal at birthday party ko. So, yun ang first time na nakapunta dito sa bahay. So, ngayon, niyaya ko sila na pumunta dito ulit para mag-chika-chika o banding-banding. So, hinihintay ko na lang sila. Eh? Your perfume smells entire home smells your perfume. Really? I am actually filming. You're making babua? What? Babui?
It's nilagang baboy, not bagwa. So, naglagay na ako ng bawang. Ngayon, tubig. At pakukuluan na lang natin to. Feeling cook, ano? Mabigat ho kasi if ito mismo ang gagamitin ko pang sayon ng tubig. Mabigat siya, so pinitsel ko na lang. So tatakpan na lang natin ito. Ayun. So they are here. Dito na po sila. Ayun. Mga bisita namin, mga Pilipina dito sa Lithuania, magagandang Pilipina si Ate Rowena, Ate Lorna at Ate Luz. Ayan, magtatagayan kami, tagay na. Ayan. Hello po ulit guys. Hindi na po ako nakapag vlog nung kahapon nung nandito yung mga ibang Filipina. Kasi po ayoko silang mailang na nagva-vlog ako kasi hindi naman sila vlogger. So hindi na ako nag-film or kinukuha ko yung camera ng sobra. So kakaunti lang, pinakita ko lang sila. Tapos ngayon may susunduin kami. Actually, dapat susunduin namin siya sa train station. Pero, napaaga yung punta niya dito sa Kaunas. So, sinabihan ko siya, pumunta muna siya sa mall, sa Acropolis, kasi malapit lang naman. So, pupunta kami ngayon sa Acropolis, susunduin namin siya. So let's go. Actually, it's in there. So hi guys, nandito na kami sa bahay at nandito na si Victoria. I'm hungry. Wait. Tagalog is actually the main dialect in the Philippines. Like, I don't know if it's actually Tagalog because I have heard that it's Filipino. The main language or dialect in the Philippines is Filipino, but in Manila they use Tagalog, and in my language it's actually Bisaya. So my Tagalog is not that perfect. It's some kind of like hard Tagalog, but it's okay. Yeah. You can say kumusta, and then I'll help you. Okay, so like 2, 3. Kumusta first? Kumusta? Kumusta? That is Vicky Visi. Then, hey guys. Okay. 1, 2, 3. Kumusta? It's Vicky Visi. And, hey guys! Okay, I guess we suck. Kami ni Victoria ay magkaibigan na kami ng mga 2 taon na ata, or 1 year, and how many years we have known each other on Facebook, like we've chat, I guess, like more than a year. Yeah, yeah. Because like he messaged me, and then I also have a Filipino boyfriend. Yeah, yeah. And then I just started YouTube at that time. Yeah. I feel shy because like you know when you move more in the house, so like you're staying, you don't feel like shy that much. It's like it gets better and better and better. So just feel free. We can dance. We can do whatever we want. Maybe just one. Some kind of this? Like this thing? Yeah. And then we put in. You talk with your husband in English? Yeah. Sometimes in Lithuanian. So when you cut. Ah, you do like that? Yeah. On the side. Yes, and then, yeah. It will make us cry. Like, it seems like this onion is like more stronger than the red one. Yeah, maybe. Mm-hmm. This one makes me even cry. Okay, so next is garlic. Like, the fire shouldn't be like that super. Mm-hmm.
Okay, just. Okay, and we will cook it. So, now, do you know what is this? This is for caramel. So you actually always have to, like, oh, you have to use this one to always flip it side by side so it will not burn. You look, see, it burns very fast, very quick. So you have to always do like that. And I'll, okay, you can practice. But what is the one of these things? What should you use? Oh, that one is for the caramel. I wrecked my, how do you call it, clothes. Well, I keep on doing like that, keep on grabbing like this, and now homeless. Bye-bye. Yeah. Bye guys, please do subscribe. Ramani, Bhajan Ramani, Do Do Ramani, Bhajan Ramani, Do Ramani.